Hello mga kaglamorosa! Welcome po sa ating YT channel! So, for today's video, as I promised, I'm going to give you my final thoughts regarding Lana PH. So, without further ado, let's begin with the review! Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when it goes through changes, even when we're wrong. Natin is itong Soothe and Hydrate Gentle Cleanser. So, ayun, tignan nyo, paubos na siya. So, para sa akin, yung product nito, it's a very good cleanser siya, na ang ginagawa ko kasi, it is a for morning lang. Yung result niya sa aking face, napaka-soft niya after ko siyang i-wash. And then, gentle talaga siya sa skin. Pero, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is yung pagka gusto kong mag-exfoliate, hindi siya soapy. So, nagagasgas lang yung skin ko. So, hindi siya perfect for exfoliating. So, you have to use other product for exfoliating. DNA Repair Elixir. So, eto, ubus na siya, as in talaga. Ayan, empty na talaga siya, wala na oh. So, nagustuhan ko to, napaka perfect nito para sa akin since alam mo naman, 'di ba, we're aging. So, this one is very good sa akin. Sobrang perfect niya. So, I guess this is a repurchase if in case na mag-sale ulit sila. So, next is yung kanyang partner. So, ito, halos hindi ko pa siya nababawasan. Kasi, oily ako. And kapagka naglagay ako nito, lalo akong nagiging oily. Ito, maganda rin naman to. Kaya lang, hindi talaga siya akmado sa skin type ko. Kasi nga, oily talaga ako. And, may mga large pores ako dito. Kung nakikita nyo yan. Yan. Pasensya na kayo, may pimple ako dyan. Ayan, meron ako dito. So, medyo hindi to pwede sa akin. So, yung fourth product naman natin is itong kanilang Skin Protect Sunblock, Brightening Sunblock. So, this is a really wow for me. Kasi, hindi lang siya pang sunblock, pang ano rin to, pang primer siya. So, actually, ginamit ko siya ngayon as primer. So, makikita nyo naman, intact pa din naman yung makeup ko, hindi naman ako masyadong nag-oil up dito. Wala siyang lagkit factor. And plus pa sa akin is wala siyang white cast. So, I love this really, 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 really. So, yun. I will repurchase this, yung mas malaki kasi meron silang 100ml and this is only 50ml which is a travel size. And marami pa siya actually. Sobrang matipid pa siya, te. Kasi alam mo yun, yung pagka naglagay ka na nito, feeling mo protected ka na talaga. So, yung susunod naman is yung ating sabon. So, pasensya na kayo, dito ko siya nilagay. Kasi wala akong ibang mapaglagyan. And yung soap dish ng nanay ko is marami na din siyang sabon. So, etong charcoal, ito oh, ayan. Ang pangit, sorry. Ang pangit talaga. Ang messy, no? Ang gamol. So, yun. Kasi ayaw ko na magpaka-arte, di ba? So, yung charcoal, which is lusaw na siya, nakita nyo naman. Hindi ko siya bet. Kasi ano, anong pangalan nito? Ito, gusto ko yung smell niya. Kasi meron siyang peppermint. Which is, adik-nadik ako sa peppermint talaga. And, yun lang yung plus sa akin, yung peppermint. Pero kasi, hindi ko siya hiyang kasi sobrang nagda-dry siya sa balat ko. Alam niyo yung kapag ka naghilamos na, tapos pag maramdam niyo, sobrang tight. Yung parang feeling niyo, ganyan na ganyan yung, ano, yung balat niyo. So, tapos, mapdi siya sa akin. So, meron siyang stinging sensation. Ganon din yung isa, yung brightening, itong pink. Ayan. Hindi rin siya pwede sa akin kasi may hapdi factor siya sa face ko and feel ko yung ingredients nito is hindi siya pwede sa akin.
Though, mabango talaga silang dalawa. Gusto ko yung smell nila. So, ang ginagawa ko, kung bakit siya nalusaw na lang ganyan, is ano, ginagamit ko siya sa katawan ko. So, dun lang. And okay naman siya. Nakaka-brighten naman siya kahit papaano. Tsaka nakaka-detoxify naman. So, yun yung aking final thoughts sa Lana PH. And siguro, ang i-repurchase ko talaga is yung itong sunblock at saka yung DNA elixir. So, yun. Actually, tumawag sila sa akin and they were asking how is the product. So, ito talaga, the best to at saka yung itong DNA elixir. Yun lang mga kaglam. So, hopefully nagustuhan nyo yung final thoughts ko about Lana PH. So, kung sino man yung mga gumagamit neto or interesado, you can check their website. Yun, i-message nyo lang ako or mag-email lang kayo or anything. So, para makapag-share lang tayo ng mga beauty secrets and skincare products. So, ililink ko na lang din yung mga social media accounts ko. So, sana nag-enjoy kayo sa ating video and hoping to see you around, mga haglams. So, bye!